Magandang araw mga kasama. Sa araw pong ito, tayo po'y nagbabalik para sa isang inspiring video. Lumabas ako ng bahay upang tingnan ang kalagayan, kung ano ang sitwasyon dito sa ibinabang lockdown ng ating pamahalaan. Nagpunta ako sa Junction. Subalit sa aking pagkamangha, ay mayroon akong nakitang lalaking nakatayo sa isang puste sa gitna ng kalsada na may hawak-hawak na karatula. Sa akin isip, alam kong namamalimo siya. Matyaga kong pinagmanmanan ang kilos ni tatay. Nakukuha niyang magtiis sa init ng sikat ng araw upang siguro sa pag-asang mayroon man lang mag-abot ng tulong sa kanya. Subalit napakabilis ng takbo ng sasakyan. At alam kong ang tanging pag-asa lang niya ay kung dumarating ang pagkakataon na magpula ang stoplight at siguradong hihinto ang sasakyan. Oportunidad para makakuha siya ng tulong. Ayun, may huminto nga. Subalit, nang aking inobserbahan, di man lang nagbukas ng windshield at di pa rin siya naabutan ng pera. Sobrang naawa ko sa kalagayan ni tatay. Sobrang naawa ko sa kanyang sitwasyon. Bagamat ipinagpatuloy ko ang pagmamatsyag, sa isip ko, kailangan ni tatay ng tulong sa mga oras na ito. Patuloy ako sa pagmamanman. Patuloy kong kinukunan ng video ang bawat pagkakataon upang masiguro ko kung sadyang mayroon man lang mag-aabot ng tulong sa isang matandang nakabilad sa araw. Nakita kong umikot siya. Sa pagkakataong ito, talagang pinilit niyang maikubli ang kanyang katawan sa isang posti upang hindi maabot ng init. Naiinitan na rin siya. Alam kong nahihirapan na si tatay sa kanyang sitwasyon. Dahil dito din ako nakatiis, kung kaya tinawag ko na siya upang kausapin at alamin bakit nga ba siya nakatayo sa posting iyan. Saan ba kayo? Ito po sa Gate 5. Gate 5 ng? Karangalan. Gate 5 Karangalan? Opo, dito lang po. Ano ho pangalan nyo? Efrain po. Efrain, kilala ko kayo ron. Opo, dito po. So, anong oras na ho kayo dyan kanina, nakatayo? Kanina po mga alas 7. Alas 7? Opo. Magkano na ho, o ilan na ho ang naibigay naman sa inyo? May inyo yun, ha? 60 yata po. 60? Opo. Okay, sige, mainit kasi. Ano yung sabi mo, panawagan mo, pang patagin niyo ho? Ayan, sabi ni tatay, pangunawa lang po. Sa lahat ng daraanan, ma'am sir, gipit po ako ngayon dahil wala po akong trabaho, hingi lang po ako ng kaunting tulong. Ito po'y para sa aking pamilya, lalo sa dalawang anak ko na 7 years old. Ngayon naman kain, wala ko yun. Ngayon yung dalawang anak ko, may trabaho sila, lockdown sila ngayon. May anak ang nasa akin po ngayon. Nasa sayo? Nasa akin din. Pumunta sa akin ay... Itong 7 years old mo na anak? Yan po yung dalawang bunso ko po yan. Yung panganay, yung pampo, 7 years old, at saka yung isa ay... Wala ho kayong... Wala po talaga, tutaling wala talaga. Pagkain? Opo, walang pagkain. Saan ho ang lugar ho ninyo? Dito po sa Gate 5. Karangalan? Gate 5 Karangalan. Diyan po sa, kung tawagin po yan ay Bulagan. Bulagan? Opo.
Diyan po sa pag-sa gate 5, pag may mga sidecar po dyan, sinabing Bulagan, at every one tinawag. Ang tanong ko sa iyo, tayo, magkano naman yung kailangan kitain ninyo dyan? Para kung, halimbawa, uwi na kayo, so magkano tinatarget ninyo? Eh, kung magkano lang po ang naibigay ng taong nagaunawa. Ano po oras po kayo uuwi? Eh, mga 10, 11, ganyan. Kasi painit na yung araw, painit na po. Po. So, anong oras po kayo uuwi? Eh, basta nagkakawalan po ako ng pangkain namin. Pangkain po ninyo? Para hanggang pinagkutasan. Kasi mahirap po maglabas-labas ngayon eh. Oo. Ano yung bag ninyo? May bag po yan, yung bag po. Kaya kung may magbiligay ng bigas, nalagyan po. So, ang pagkain, biskuit. Ano? Sige. Ako, salamat po. Punin nyo yung bag nyo, ha? Tumilog muna ako kayo. Antayin nyo lang ko ako mga 30 minutes kasi may sikasuhin ako. Opo, sir. Pagkatapos ko kasi gusto ko lang masigurado na hindi ka mawawala sa paningin ko. Ano? Opo, sir. So, gagawin mo natin. Antayin mo ako after 30 minutes. Dito din tayo magkikita po. Sumilong ka muna. Opo, sir. Bibigyan kita ng bigas. Opo. Bibili tayo ng bigas, ha? Opo. Ito naman ho tayo, nakaabot lang ang aking makakaya, ano ha? Opo, opo, opo. Hindi naman ho ako mayaman, kaya lang nakita ko yung sitwasyon ninyo at talagang mainit ho kasi, yung ho nag-aalala sa inyo, ano? Po sa gilid ng kompanyer para hindi po masinalong kaya nga ho. So, kunin nyo na lang ho yung gamit ninyo. Opo, sir. Tapos, okay lang po ba, huwag na muna kayong malimos muna ngayon. At, opo, sir. Para, ano kayo? Okay. Kilong lang po muna kayo, dyan lang ako mamaya. May kukunin lang ako. Opo, sir. Ha? Opo. Tapos, dito daw. Diyan lang. Diyan ako sa may LBC, ha? Opo, sir. Okay, ha? Opo. Salamat, sir. Salamat. Ibigyan kita, ano? Bibili tayo bigas, ha? Para hindi ka mamproblema. Yung kaya ko lang, tayo, ha? Opo, sir. Okay, sige. Ayan. Tay! Ano? Tara! Tara, lakad tayo. Asan yung bag mo? Punta tayo sa palinggi, tayo. Ha? Okay, tara. So, ayan. Pinatupi ko na kay tata yung kanyang karatula para hindi na siya mahirapan. So, kawawa naman si tatay. Ayun po mga kapatid. Alam niyo ho, napakaganda ho ng biyaya. Kasi sabi pa nga, pag may dumarating na biyaya, meron talagang pagtutuunan ng pansin. Kaya si tatay ho, ibigyan natin ngayon ng isang sorpresa. So ayan mga kapatid, kasama ko na si tatay. Ngayon no, ay pupunta kami sa palingke para mabilhan natin yung needs ni tatay sa araw na ito. Kaya ako ko'y nagpapasalamat dahil sa paglabas ko ngayon sa bahay, nakita ko si tatay. So kung ano siya, ang sasakyan niyo yung jeep papunta sa Karangalan. Pag nandiyan kayo, kilala na kayo dyan, ano? Opo, opo. Mga sidecar po dyan. Sa mga sidecar, pwede kitang mahanap. Oo. Gate 1? Ano pong gate? Gate 5 po. Gate 5. Ito pa pong Phoenix Avenue ang kahabaan yan? Opo, opo. Okay. Sa gate 5 lang po, lahat po na nagsasidecar, kilala po ako. Nagsasidecar po ba kayo, hindi? Oo. Nagsasidecar po ba kayo? Ay, hindi po. Kasi yung itong pahupas, pahasin ay itong pahusakan, lagi namamahit. Ugaw, ba't pa ikay-ikay ho ang lakad ninyo, tay? Namamanhid lagi ang baboy. Ay, ganun? Dahil sa baboy, sa buwag sa... Sanay po kasi ang dagat. Sa lupa, sanay po ako. Ah, okay. Kaya pampus trabaho. So mas maganda dito tayo sa Pirgo. Pero tay, promise nyo ho, uwi na ho kayo, ha? Okay na po ako, okay. Hindi na muna kayo mamalimos, ha? Okay. Ayaw ko kasing makita kayo ng mga malimos sa sitwasyon ngayon dahil sa edad ninyo, ano? Okay. At dasal ho kayo tay, dasal lang ho kayo, malay ninyo isang araw, bumalik ako sa inyo at hanapin kita doon sa Karangalan. Ano? Bulagan po yan, Bulagan. Bulagan? Pag sidecar po, sinanong yung Bulagan, doon po ay dadali mismo. Mismo doon sa court po na yun, nandun po ang bahay na inuupahan namin. Okay. Ipapaki... Wala po yung mang Efren doon, ako lang po. Efren? Opo, mang Efren. Eh, papakita ko lang yung video mo, makikita naman, makikilala ka sila. Kilala na po ako. Wala po talaga ako. Ito namin kasi. Dito kayo tay. Mainit yan.
So, antayin nyo ako. Tapos, kukuha lang ako ng ibibigay ko sa inyo, ano? Para may makain kayo, ha? Opo. Yung kaya ko lang tayo, ha? Kasi hindi naman tayo mayaman, ano? Sige, antayin nyo ako, ako dyan, ha? Okay, sige. So, pasok tayo sa Pure Gold, mga kapatid. Alam nyo ho, sabi ko nga, lagi ako naniniwala na sa bawat pagkakataon, ginagamit tayo lagi ng Panginoon. Kasi akalain mo yun, lumabas ako, siya agad ang unang nakita kong tao. At talagang may meaning po ang bagay na yan. So, paikaika na si tatay pag naglalakad. Kuya, doon lang sa may malilim tayo. Sa may lilim tayo. Ayan. Doon sa kabila, di ba? Sa Kayang? Dahan-dahan tayo. Ako, pakiramdam nyo tayo. Ngayon, uuwi ho kayo. Uuwi pa ako masaya at merong taong matang na ako sa budget. Tayo, kaya ho. Pang tatlong araw ho ninyong budget. Kaya-kaya to. Nagulat ho kayo. Nagulat mo talaga. Opo. Kompleto na po tayo dyan. May bigas na ho kayo. May noodles ho kayo. Meron ho kayong dilata. No? Maraming... Para hindi na ho muna kayo mamalimos habang lockdown. Ha? Tay? Lockdown nga po sir. Kaya nga yun din ang ginupang ko. Kaya sabi na yung mga ko. Baka matikitan ka riyan. Isang ko wala tayong magagawa. Siyempre kailangan natin magipagsapalaran. Dahil talagang kung tayo dito sa bahay, titirik lahat ang mata natin. Nagutom. Salamat din kay Kuya na nagbuhat. Ano? Kuya, bait mo ha. Makikita pa tayo. Salamat. Oh, wala ka bang ikukumusta dyan sa makikita ka ng buong mundo? Eh, nagpapasalamat po ako sa nagbigay po sa akin ng mga ano, konting tulong. Oo, wala pa naman akong binigay sa'yo. Binigay mo, binibisto mo. Hindi ka natin pinakita eh. Ikaw talaga. Hindi, Joe. Huwag mong i-ano yan, ha? Opo. Huwag mo naman... Hindi mong pagkain to. Ayan, oo. Sige, magkikita pa naman tayo ulit, ha? O, tay, ang ano ko lang, tay, lagi lang ko kayong magdasal, ano? Alam ko hindi ho sinasadya na nagkita tayo. Nakita ko rin ho kayo. Sana ho, tay, pagka susunod ng mga araw ay makabisita ko sa inyo. Opo, opo. Para makita ko rin yung bahay ninyo, yung kalagayan ninyo, ano pa? Tatay Ifren, ano? Opo, opo. So pagdating ko ng Karangalam Tribe, kasi sa mga side ka, walang ibang kilala. Pag sinabi ko ng Tatay Ifren, kilala ka na. Bulagan. Ito po yung ano ninyo tayo? Ifren Marfil? Opo. Sa Bulagan po. So kaya ko tayo, naigan yung magbigay ng tulong kay Tatay dahil pinakita ko sa akin yung ID niya. Patunay na hindi yung siya talagang kumbaga nagtatago. Ibig sabihin, totoong tao siya.
dahil lang sa tawag ng pangangailangan, eh talagang ayan, si tatay, tatay Efren Martel. So tayo, magpasalamat kayo sa Diyos ha. Pinagpapasalamat mo tayo. Sana ho ay makatulong sa inyo ang konti natin na pinagpapasalamat ng puso sa inyo sa dahil nang nawa ninyo ang aming pong kalagayan. At huwag po, ang nanais po kong tumulong, na alam naman po ni Sir ang binigay po sa kanya ang aming talagang tamang destinasyon kung saan kami nakatira. Pwede po sa kanya na lang ngayon. So ano, hayaan nyo lang ho tayo at halay natin isang araw ay makapasyal ako sa inyo, ha? Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Ako si Taong Gula. So, kung magtatanong ko, sa ano lang ho, ang papel ko lang ho ay umikot lang ng umikot. At magbigay tulong. Pero, wag ho kayo magpasalamat sa akin. Sa Diyos ho kayo magpasalamat kasi ako po ay ginamit lang na instrumento para po makarating sa inyo ang tulong sa araw na ito. So, akalain mo yan, nagbibilad pa kayo ng araw hanggang ngayon. Sana po, ano? Oo nga po. So, pahinga na po muna kayo, ano? Mga tatlong araw, pwede na po yung pagkasyahan, ha? Okay po. Salamat po sa inyo. Sige, ingat po kayo, tay. Okay, sige po. Salamat sa munting panahon na pagkikita natin, tatay. Kahit papano, ang sarap din sa pakiramdam na ikaw ang napili ko sa araw na ito. Bilang tugon sa hamon ni Idol Francis Leo Marcos na lumabas ng bahay at tumulong sa anibersaryo ng Mayaman Challenge. Sana ho, ay na-inspired kayo sa kwento ni Tatay Efren. At sana ho, kung sakali man, tayo po'y hindi magdadalawang isip na puntahan ang kanyang tahanan kung sakaling may tulong at biyayang darating para sa kanya. Maraming salamat po sa panonood, mga kapatid. Sana ho'y ipagdasal natin si Tatay Efren na manatili lamang ang kanyang kalakasan at maging positibo sa araw-araw. Ito po muli si Taong Gala at sana ay na-inspired kayo sa kwentong ating ibinigay sa araw na ito bilang tugon sa hamon ni Idol Francis Leo Marcos na sa araw na ito lumabas at tumulong. Mabuhay po tayo FFCI, mabuhay mga ka-FLM, mabuhay FFCI Rizal, mabuhay FFCI Waray, mabuhay po True Blood in Action at sa lahat po ng mga nariyan at patuloy na nagtitiwala sa ating tahanan at tumutulong sa ating kawang gawa, mabuhay po tayo. Shout out ho kay Mami Tis FLM in Canada. Maraming salamat po.